start sa Manila feed. Dahil first question, naka medyo light muna. Nakita namin yung mga posts niya sa Instagram at sobrang sweet talaga to. What's the real score na ba talaga between the two of you? Light ha? kayo na ba? Or promo lang to for the upcoming teleserye? Masaya kami sa mga ngayon ka na ngayon. Mas comfortable kami sa isang isa this time. Mas na-express na namin yung sarili namin sa isang isa. Yun yung difference before sa Italimang Utos compared sa Magkaagaw show. Mas na-feel ko yung open, yung pagpa-open namin. Yes. Ano yung mga discoveries niya sa isa't isa? Lalo na madalas na kayo nagkakasama. So, kung meron kayo mga fun facts about each other. Si Jeric, sobrang corny niya mag-joke. Sorry, out of nowhere, bigla-bigla siyang kumakanta. Siguro. Bigla-bigla siyang kumakanta. Tapos, ayun, humihilik siya. Kumatulog siya. Sa van kasi. Sa band kasi. Tinitingin mo ako? Hindi. Naririnig ko. Fun fact. Amazing na. Teka lang, hirap nito. Fun fact. Pwede pasok mo na mamaya. Bumalikan siya. Overwhelmed. Masyado masaya. Masyado masaya. Okay lang yan. Thank you. Sabi mo kasi kanina parang ngayon mas nailalabas yun ang isa't isa. Is it because like before ba parang may kaagaw kaya hindi may ilabas yung totoong nararamdaman sa isa't isa? May kaagaw? Like before? Opo. Sa time sa isa't isa. Mga ngayon exclusive lang. Oo. Ah. May kaagaw sa pagtingin ni Jeric. Hindi ko alam. Sino yan? Hindi ko alam sa kanya. Kasi nung ikalima, medyo ano pa kami. Awkward pa kami sa isa't isa. Mm-hmm. Parang pa-bunching-bunching lang kami kapag sa set. Pero this time kasi sa magkaagaw, pag off-cam, talagang nag-uusap pa kami. Hindi na puputol yung usap namin. Pagka-cut. Tuloy-tuloy pa rin yung usap namin dalawa. Yun yung isa sa napansin ko na nagbago sa amin dalawa. Mas sinusuportahan namin yung isa't isa. Ayun. Yes. Nandun yung care namin sa isa't isa. Mm. Sa lahat ng gagawin namin, parang, ayun, lalo na sa mga eksena, and then, ayun, sa lahat ng mga ginagawa namin. Pero paano po na-develop yun? Yung ganung pagki-care? Tingnan natin. Ano yung nag-provoke para mag-care kayo sa isa't isa? Paano na-develop? Di ko kasi masabi kung kailan. Kasi parang bigla na lang siya eh. Parang biglaan na lang nangyari sa set na mas nag-uusap na kami. Siguro nga, paano na-develop? May mas nag-effort na lang. Actually, nung ikalimang utos, gusto naman namin mas makilala isa't isa, pero yung time, but this time, mas marami yung time namin. Yeah, mas magka-excel na kami sa show na ito. Kasi before, di ba hindi, masyado kami family-family siya. So this time kasi mag-asawa kami, so palagi kami mag-asama, palagi kami mag-excel na. So mas nakikilala namin yung isa't isa. So, I'm happy na ayun, mas nakikilala namin yung isa't isa. Yan. Jerry, kasi I saw a post, parang nag-reply ka dun sa isang basher sa, sa Instagram. Kita ko din yun. Diba? apart from what you've said dun sa in response dun sa nagsabi dun, is ano pa yung pwede mong sabihin na wala, na hindi mo nasabi? Actually, out of nowhere kasi bigla siyang nag-comment ng ganun. So, parang nakita ko sa mga comments, ang saya-saya kasi ng mga tao eh, happy sila for us, happy for me, tapos makikita kong ganun siya. So, parang nagtaka lang ako bakit niya sinabi yun. So, parang medyo tinamaan ako doon na hindi na lang siya maging masaya. So, gusto ko lang sabihin na, ayun, kung ano man yung problema niya, siguro,
magiging happy na lang siya for us. Huwag nilang sabihin sa mga problema. No? Parang ganun. Last for me. Klea, kasi ngayon may bago ng batch of Starstruck winners and all ganyan. From your end ba, may pressure naman sa part mo to level up kung ano yung ginagawa mo ngayon sa showbiz since may bagong dumating and hopefully will have a career like parang Jeric Sa bagong batch ng Starstruck, happy naman ako for them kasi nakita ko naman yung iba naman dun friends ko. So, sa pagdating sa pressure, siguro hindi naman nawawala yung pressure sa akin since after Starstruck, hindi nawala yung pressure talaga at all. Kasi andiyan palagi yan kapag kada eksena, andiyan yung pressure, kada press con, kada vlog con, lahat ng ginagawa ko dito sa show business, dito sa industry, hindi, not sure ako na hindi nawawala yung pressure sa akin. And mas chine-challenge ko yung sarili ko every day, every taping day, every scene, na mas galingan ko yung ginagawa ko ngayon kesa sa ginawa ko before. Yun yung palagi kong iniisip, yun yung mindset ko. Congrats! Thank you, thank you. Hi guys, so mention nyo kanina na mag-asawa kayo sa James, diba? What makes, in real life, what makes each other husband or wife material? Ang bigat naman. From what you see nang? In real life, ang okay. Ayun nga, since palagi kami magka-eksena and then every after cinema kami din magkasama. So, ginagamit talaga namin yung mga time namin na makilala nga isa't isa tapos malaman yung tungkol sa amin. So, para magamit namin sa eksena and then mas mag-grow yung relationship namin as an actor and as may nakikita ko as a real life. Niya, personality trait niya na will make her a good wife. Klea, parang karakteristik niya. Parang katangian ni Klea in real life na parang will make her a good wife. Parang. Sobrang sweet, tsaka sobrang caring na talaga namang pag umuwi ka sa bahay, parang ang sarap umuwi ng bahay, talagang gugustuhin mo kasi parang lahat nakahanda na tapos lahat ng love and care na lahat ng pagod parang papawiin niya. Parang ganun siya. Real life and in her character. Sa akin naman kay Jeric, sa ugali niya, siguro yung pagiging gentleman niya and patient niya. Patient siyang tao. Hindi lang halata. Patient siyang tao. Mahapit pasensya niya. And for me kasi, bilang isang magkaroon ng isang husband, kailangan mahaba yung pasensya mo sa asawa mo, sa wife mo. Yan ang number one na meron dapat na trait yung isang husband. Mahaba yung pasensya mo, pasensyosong tao, and kailangan gentleman ka. Kailangan iisipin mo muna palagi yung ibang tao bago sa sarili mo. And yun yung nakita ko sa kanya. And sabi nila, pag nagiging close daw yung mga tao, mas nagkakaroon ng room para magkainisan. Alam mo yung pag magkakilala. Kumabot mo sa point na may hindi pa naman. Ako. Anong miss ka na ba sa akin? Yun. Sa akin, hindi pa naman ang naiinis kay Jeric. Naiinis na ako pagka kulit-kulit niya, pagka hindi siya sumusunod sa mga dapat gawin. Hindi, mamaya na. Kailangan naman natin gawin to, please. Tapos yun, ayaw niya pa din. Makulit siya minsan din siya sumusunod. And ano lang, nag-reaction ka ba? Wala ako. Kasi totoo, wala siya. Totoo man. And ano lang, off topic, but sa ngayong recent na Miss World Philippines, 3 GMA artisan Italians got crowns. In your, kasi we know na parang a lot of people believe that you can make it in the pageant world. Any plans of joining anytime soon? Nasa plano ko pa rin naman siya, pero as of now, wala pa siya sa priority ko. Parang ito muna, magka-agaw show muna yung priority ko, top priority ko, and eventually, darating naman din tayo dun sa time na yan na pagsali ng pageants. Hindi nawawala yan sa dream ko. As in, palaging, nung napanood ko nga sila Michelle D, sila Isabel, the Leon, sila Kelly Day, sobrang happy ako for them kasi nakalabas na sila sa comfort zone nila and naabot na nila kung ano yung
isa sa mga goal nila sa buhay. Any specific crown you believe? Miss Universe talaga, Miss or not. Pero binibini mo na, diba? Yeah, binibini yan ng Miss Universe talaga yung ina-icon crown ever since. Supportive, alam niya. Kailan? Kailan? Hindi ko pa nga sure, depende nga. Next year. Hindi naman, next year. Thank you. Thank you. Ay, tanong ko lang kung ano, dun sa bago nyong show, dahil husband and wife kayo dito, di ba? Mas makikita bang mas daring at mas mature yung mga character at role nyo? May mga love scene and kissing scene? Because you are, ano, husband and wife. Yeah, yeah. Yun din yung naisip ko before mag-start yung show. Since mag-asawa na kami dito, hindi na kagaya before na mag-boyfriend-girlfriend na medyo pa-bebe roles lang. So this time, mas mature na kaming dalawa. And yeah, abangan ng mga kapuso natin kung ano yung mga sinasabi namin mature roles na mature scenes na nagawa namin. Mostly talaga yung mga ginawa namin dito. First time talaga na yung yeah, ako lahat ng first na screen sa kanya talaga. Kasi diba itali mong utos, tapos after starstruck, kanya na ako na love team. So, lahat talaga on-screen sa kanya. And sa part namin, first time, and then sa part din namin ni Michelle and Cruz. So, yun yung dapat abangan din nila. Mm-hmm. Kasi madami. First time din lahat ng gagawin namin doon. Last na lang, tanong ko lang kasi pag sabi nila pagka love team daw at naging mag-on, parang nagkakaroon ng problema in sa pag-arte or sa release. Yeah. Kayo ba on your part, parang mas naging komportable ba kayo dahil kung kayo na or hindi pa, di ba, na maging gampanan niyo yung role niyo? Sa akin naman nagiging problem kasi ever since supportive naman kami sa isa't isa sa bawat eksena. So pagka nafe-feel ko na may kailangan siya sa preparations or sa mismong scene na, pag nafe-feel ko naman yun, talagang nandun ako to help him na makaangat sa eksena. Actually, naging mas madali kasi yung feeling na nandyan siya na habang itatrabaho ka, parang nakakatulong siya, tapos na alam mo na willing siya na tulungan ka, na anytime nandyan siya. So, nakakatulong. Sabra. Paano yun kung merong hindi kayo pagkakaintindihan, hindi ba nakaka-apekta dun sa mga eksena ninyo na parang, nakikita because meron kayong hindi pagkakaintindihan, sundo ang dalawa? So far, wala pa naman kami in real life na hindi pagkakaintindihan or nagkakainisan kami. Yun, salamat dahil wala pa. Hindi kami nagkakaroon ng conflict. Tsaka, iba naman kasi yung real life sa scene. Kasi ayaw namin dalhin yung personal na bagay namin sa isa't isa sa eksena. Kasi magkakaroon talaga ng malaking problem. Apekto ang lahat kasi. Last na lang, sino yung mga ibang makakasama? Nabanggit ba na si Sherry? Yeah. Sino pa yung ibang makakasama nyo dito sa... Si Miss Sunshine. Si Tito Dennis. Padilla. Alfred. Sunshine Dizon. Okay, thank you. Congratulations. Thank you. Is Magkaagaw. Tanong ko lang kung meron kayong mga experience about yung may kaagaw. Pero not necessarily sa relationship, pwede sa career, o kahit saan. Ito, mga kaagaw. Tapos anong naging... Ayan sila. Anong parang usual attitude ninyo pagka nararanasan ninyo? Pinapabayaan ko na lang. Thank you. Thank you. Yeah, pagsend sila happy, pinapabayaan ko kasi mas nakakababa ng standard ng pagkatao ko. Napabayaan na. Low standard. Oh, then, ganun din. Hinahayaan lang na maagaw. Hindi ba parang pagsuko yun? Parang sinusuko mo? Yun nga eh. Sumusuko mo kagad? Hindi. Pagka ganun, pinipipray ko na lang. Hindi mo na hindi maagaw. Hello po. Hi. Yung pa
title ng show niyo Magkaagaw. So curious kami, sino magiging kaagaw niyo dito? And will this be another mistress teleserye ba? Kasi kagaya na lang sa question niyo, hindi naman necessarily magkaagaw sa tao. So dito sa story namin, maraming pwedeng i-apply doon sa title na magkaagaw. Possible na time, possible na sa family, attention ng isa sa career or sa loved ones or sa family. Marami siyang pwedeng i-apply yung title na magkaagaw. Hindi lang siya sa title, sa mga tao. Oh, at saka from the start pa lang, makikita niyo na yung agawan. And then eventually, maraming bagay, katulad yung sinabi niya, maraming bagay yung mga agaw. Katulad yung sa family, yung mga agaw, attention, time, and then sa work, mga ganun. So madami. Hello, good afternoon. Hi. Yan, bilang nga dito tayo sa play hub, diba? Medyo ang mood natin dito kasi playful tayo. Gusto ko lang malaman yung, ano yung sa tingin nyo na yung larong pang bata before na gusto nyo yung nilalaro nyo na, if given a chance, gusto nyo yung malaro uli or gawin uli? Same. With each other, and ano yun at with bakit? With each other. Bakit kayo, hindi ba yung tatanong? Nanay, tatay, okay. Tatay, nanay, wala na kayo. Mistress. Alam naman ate, kuya. Bahay pa lang. Ito, ito. Siya yung pasul. Siya yung pasul. Taguan. Nang feeling. Ako lahat. Kasi lumaki ako dun sa place na lahat ng laro yata na laro ko. Yeah, ng pambata. So, Masaya kung magagawa namin parehas, may experience namin. So may ba mahilig din kayo sa mga millennials, yung mga sa Mobile Legends? Nagkakasundo ba kayo? No, hindi ako magaling dyan. I tried, pero not for me talaga. Hindi ko alam yung mga pinipid doon. Ang dami yung mga powers. Hindi ko alam. Hindi pa tayo. Yun, yun yung okay sa amin dalawa, hindi kami mahilig sa mga video games. So, yun yung mga isa sa mga discoveries nyo. Okay, thank you! Thank you so much! Thank you! Kaya, what did you do in particularly? Kasi, nakita namin yung photos, but what did you really do in exhibition? So, for taping, for work. So, yeah, for work siya. Nasama na lang dun yung bonding namin sa isa't isa. And yung buong production, mas naging close after Cebu kasi feeling ko matagal namin nagkasama doon, parang 3 nights and 4 days. So matagal-tagal yung bonding namin sa isa't isa. Oh, totoo yun. Nagkasipangs nga ako agad nung after nun eh. Kasi 4 days eh, magkasama kami. Tapos kami lang palagi yung kasama sa sasakyan, sa standby. So sa lahat ng pinuntahan namin, parang hindi ko siya na-feel na work. Para kami na masyal. So, na-miss ko agad after. So, ganun ka-close. Ganun ka-close yung bonding namin doon. Jeric, if you're thinking of like the perfect date with Klea, what would it be? Where would it happen? And can you tell us why? Perfect date? Siguro, since alam ko na mahilig siya mag-beach, dadalhin ko siya dun sa isang island na secret. Secret, hahanap ako. Yung ano lang, kami lang yung tao, tapos ma-enjoy namin lahat, tapos walang work, walang istorbo, lahat. And makakapag-labas lalo na may nilala isa't isa, and ma-enjoy namin lahat. Do you believe in kissing on the first date? Ako? Yes. Hindi siya. Yes! I mean, if you have the connection. Yes, why not? Yeah, pwede. Why not? It's okay. Kiss kasi, isa sa way yun para express yung na-feel mo sa isang tao. So, feeling ko okay lang siya sa akin. Thank you so much. Okay.